Welcome back po mga kasugal sa aking channel. Ayan po, ituturo ko po rito kung paano po kayo manalo sa larong ABC, color game, o tinatawag nilang hatak. Ituturo ko po rito kung ano po ang dapat nyong tayaan at kung ano po ang dapat nyong hindi tayaan. Ituturo ko rin po sa inyo tungkol po sa pagkakamada ng dice. Bago ko po umpisa ng pagtuturo, liliwanagin lang po natin, sa mga larong ito ay wala pong daya. Ito po ay parehas. Siyempre po ang tanong nyo, di ba? Bakit lagi kami natatalo sa larong ito? Yan po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit kayo lagi natatalo kahit wala itong daya. Kaya lagi tayong natatalo sa larong ito dahil wala tayong tamang paraan sa pagtataya. Kaya ko po inilabas itong pagtataya na ito o tutorial na ito para sa inyo po, para manalo po kayo o magkaroon po kayo, ng idea sa pagtataya ng color game o ABC. Panoorin nyo po hanggang matapos itong video na ito, dahil dito po ipapakita ko po yung tabang pagtataya at meron po itong pruweba. Ayan, magandang tanghali na naman po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, ituturo ko na naman sa inyo kung paano manalo sa larong ito, sa larong color game. Ayan, papakita ko sa inyo kung saan yan. Ayan siya. Ito. Ayan. ituturo ko sa inyo kung paano manalo. Tatlong uri kung paano manalo. Ang isa, kung paano mabasa o paano malaman kung ano yung lalabas. Umpisa natin dyan. Pangalawa, kung paano naman maiwasan tayaan yung hindi lalabas. At yung pangatlo, yung siguro yung pag-teknik kung paano tumaya. Ayan, umpisa na natin. Ayan guys, bago tayo tataya, titignan muna natin yung dice, kung paano malalaman yung ano ang lalabas. Ayan, tingnan natin yung mga dice. Ayan guys, tingnan muna natin yung dice bago tayo tumaya, kung ano ba yung lalabas. Ituturo ko sa inyo kung paano ang teknik na sa pagtataya. Ayan, tingnan natin yung F. Kung F ang tatayaan natin, titignan natin sa taas niya kung may F ba. Wala siyang F, kaya alanganing lumabas. Tapos yung D, ayun, may D, may posibilidad na may lumabas. Tapos tingnan pa natin yung kung di sa may D siya sa ilalim. Tingnan natin isa-isa. C, A, F, yan, 50% lang na pwedeng lumabas yung D. Tingnan natin sa kabila, sa pinaka likod nito. Tingnan natin ito, ayun, may D siya. Parang 80% na pwede siyang lumabas, guys. Dito, meron siyang D, meron din siyang D roon, at meron din siyang D sa ilalim, sa likod. Try natin, guys, kung lalabas ba o hindi. Yan, try natin hilain kung lalabas yung letter D na sinasabi ko. Kung di ako nagkakamali, 80% na lalabas yan, letter D. Try natin. Op, walang daya. Ayun, letter D, double. Tingnan natin mabuti, walang cut, walang tawag doon, walang edit. Ayan, letter D siya, guys. Sumakto yung sinabi ko sa inyo na 80% o 90% nalalabas yung letter D. Subukan natin ulit, guys, kung baka sabihin nyo, swerte lang, tsamba ko lang. Try natin ulit. Ayan po, try natin ulit kung hindi ba tsamba yung ginawa natin kanina. Subukan natin sa letter F. F, meron siyang F sa ibaba, ay sa kwan, sa harap. Tingnan natin sa ilalim, sa taas. Ayan, meron siyang F. Kaya meron yung 50% na pwedeng lumabas yung letter F. Ayan. Nakapokus tayo sa letter F. Kasi itong letter B wala naman sa taas. Letter C wala rin sa taas. Kaya yung F tayo, may posibilidad na manalo. 50% o 40%. Ngayon, kapain natin.
Kasi may F na rito, kaya wala na, may F na rin dito. Dito na lang titignan natin kung may F pa. Yan, medyo madumi yung kuko ko. Ayan o, kuko, ang dumi. At tignan natin kung meron pang F dito. Ayan, letter F. Try natin ulit guys, kung di ba tayo sinuwerte lang kanina sa pagtingin kung lalabas ba yung F. Ito 80% to 90% nalalabas yung F. Try natin, walang edit, walang cut, walang kung ano-ano man. Ayun. Letter E, letter F, lumabas na yung letter F natin. Ayan, letter D. At least guys, lumabas pa rin yung kinayaan natin. Pasok pa rin, panalo pa rin tayo. Try natin ulit yung hindi naman lalabas. Ayan guys, subukan natin sa pagtataya. Ibig ko sabihin, subukan natin iwasan na tumaya sa hindi lalabas. Ituturo ko ngayon yan sa inyo. Subukan natin. Punta na tayo sa larong ABC. Ayan guys, subukan natin hindi palabasin yung letter D. Letter D naman ang hindi natin papalabasin. Try natin. Ganito yan guys. Para hindi mapalabas yung letter D, dapat nasa gilid siya. Ang tawag dito guys, yung ipit. Iniipit nila guys para hindi lumabas yung tatayaan mo. Letter D ulit. Lagyan natin dito. Hanapin natin ulit yung letter D. Ayan, letter D. Lagyan natin dyan. Ibig sabihin, letter D mo, pag ikinamad ang ganyan, hindi nalalabas yan. Ganyan lang natin para hindi mag-double. Ayan, try natin. Experiment lang to guys, kung lalabas ba o hindi. Try natin, taas. Yan guys, try natin kung hindi lalabas yung letter D. Oop, tingin. Ayun. Walang lumabas na letter D. Kasi nga, naipit. Kumbaga, tingnan natin yung letter D kung nasaan. Ayun, nakaipit. Tingnan din natin to. Ayun, andoon. Kaya andun lang siya sa gilid, guys. Kung meron man lumabas, kumbaga 20% lang nalalabas yung letter D. Try natin ulit kung hindi ba tayo tsumatsamba lang. Subukan natin sa ibang letters naman. Ayan guys, subukan naman natin sa letter F. Huwag nating palabasin yung letter F. Ayan. F, ilagay natin ulit sa gilid. Ayan. F ulit, ilagay natin sa gilid. Tapos iganyan lang natin. Andun lahat sila sa gilid, nakaipit. Try natin guys kung lalabas ba o hindi. Ayan po, subukan po natin kung hindi lalabas yung F. Try natin ulit para hindi nyo sabihin tsamba lang kanina. Kung lumabas yung letter F. Ayan, hindi po lumabas. Yan lang po ang gagawin natin. Titingnan lang po natin yung mga kamada ng dice bago tayo tumaya. Ayan guys, yan na yung dalawang technique para manalo o makaiwas sa hindi lalabas. Ayan, yung pangatlo guys, nasa baba ng link. Pakicheck doon yung isang video ko, nandun yung pangatlo. Yung paano tumaya ng eskala. Ayan, ilalagay ko yung link sa baba, pakicheck na lang.